Numipis na naman ang reserba sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa kabila niyan, hindi pa sigurado kung magkakaroon nga ng power interruption sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Simula alauna ng hapon kanina, muling isinailalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin niyan, manipis ang reserba ng supply ng kuryente. Hanggang alas 11 ng gabi tatagal ang yellow alert sa Luzon grid, habang hanggang alas 10 naman sa Visayas grid. Ang dahilan niyan, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng mahigit 30 power plants sa Luzon at Visayas. Katumbas yan na halos 2,000 megawatts ng nawalang kuryente. Yun talaga ang malaki ang impact dito sa supply-demand balance. Hindi ako makapag-speculate kung anong naging dahilan, pero maaaring dulot rin yan, naka-aggravate din ng init ng panahon. May mga planta rin sa Luzon at Visayas na tumatakbo sa derated capacity o mas mababang kapasidad. Hindi pa masabi na NGCP sa ngayon ang dahilan ng force outages at ng derated capacity ng ilang planta. Ang Meralco naman hindi sigurado kung magkakaroon ng power interruption ngayong Miyerkules at sa mga susunod na araw. It's very difficult to really predict what the actual situation on the ground will be. It's a happy situation we have right now because yellow alert na lamang po tayo. But we still have to be very conscious on the demand situation forecast. Malaking tulong naman daw ang Interruptible Load Program o ILP kung saan pinapaandar ng mga malalaking kumpanya ang kandilang power generator para makabawa sa demand sa kuryente. Dahil dyan, di na lumawak at tumagal ang power interruption na naranasan sa ilang bahagi ng Luzon kahapon. Itong mga malalaking customers namin ay nag-deload ng capacity of as much as 300 megawatts. So yung 300 megawatts na yun, yun ho yung napakinabangan ng ating mga kababayan, kasama na po tayo lahat siguro doon, na walang mga sariling generators. Kung yung 300 megawatts ay nawala, mas maraming tatamaan na residential areas sana kahapon. Aminado naman ang Meralco na pansamantalang solusyon lang ang ILP ngayong tag-init. Problema pa nila ang posibleng pagtaas lalo ng demand pagdating ng Mayo. Ang nakikita nilang solusyon dito, ibalik ang operasyon ng mga plantang nag-forced outage. Our problem concerns capacity. We need more power plants online. We need more energy. Hopefully most of this will come online and on stream soon. So that when May arrives, meron na tayong pantapat doon sa pagsipa ng demand. Ang ilang consumer naman kanya-kanyang diskarte para makapagtipid ng kuryente. Si Agnes lumalabas lang ng bahay kasabay ng pagbebenta ng mais kunyelo. Napreskuhan na, kumita pa siya. Sobrang tindi rin ang init. Kahit nasa loob ka ng bahay, mainit pa rin. Wala rin saysay yung kahit sabi mong buksan ng electric pan, yung buga ng electric pan, init pa din. Kung di na kaya ang init at kailangan ng buksan ng aircon, may payo naman ang Meralco. Ilagay mo lang sa 25 degrees, malaking bagay na yon. Kung ihahantin tulad mo sa isang gumagamit ng 18 degrees, malamig nga, masakit naman sa buksan. Siguraduhin din daw na nakasara ng maayos ang refrigerator. Huwag itong punuin para mas tipid sa kuryente. Allow the air to circulate. Kasi pag sumingaw ang hangin dyan, yung motor mo hindi hihinto yun. Tuloy-tuloy yun, hindi siya pagpopos. Pinatutugunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy ang issue sa kuryente. Inatasan din niya ang mga opisina ng gobyerno na bawasan ang konsumo ng kuryente para mapababa ang demand. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.